Good morning, mga kabuting team. Today we have our new computer. Meron tayong gagawin ngayon, and ang problema nitong computer na to, ang sabi ng may-ari is nabasa daw. And hindi daw to nabubuhay. Or hindi ko masyadong nakuha yung detalye, basta sabi niya ayaw daw mabuhay. So kung ayaw mabuhay, may possibility ng no power. Or kung ayaw mabuhay, baka no display. So let's check kung ano yung main problem ng computer na to. Kung magagawa ba natin to or hindi. Okay? Without a further ado, gawin na po natin tong computer niya. Try muna natin mag-basic. So, ang laki niya po, hindi siya kasya sa lamesa ko. Anyway, buksan na po natin itong ano niya. Buksan muna natin ito. Tanggalin muna natin itong glass. Okay, just try natin siya saksakan ng power cord. And then kahit power cord lang muna, check natin kung meron siyang power na pumapasok. Okay. Wait lang, isa natin yung camera. Ito kaya natin ilagay. Ito natin ilagay yung ating camera. Okay. So, para lang makita natin, kahit hindi pa natin ikibit yung monitor niya. Sige, try natin power on. Nakasaksak na yung meron siyang power. May power po siya, kabuting ting. Meaning goods yung power supply. So, tingnan natin kung ano yung problema nito. Kakabitan ko siya ngayon ng tanggalin ko muna, patayin ko muna yung supply. Kakabitan ko siya ng monitor. Try natin ikabit ang monitor sa kanya. HDMI. Ating VGA muna. Nating so ipa-power on ko na siya, kabuting ting. Nakabit na yung monitor natin.
Tangina, hindi ko pala nakasaksak. So, pinower on ko na. Diyan na yun yung monitor. Nandiyan ko mag-display. So, ang problem pala nito is no display. So, wala pa rin tayong display, kabuting-ting. So, ayun. So, walang display sa monitor. Try muna natin mag-basic. So, patayin natin. Mag-try tayo ng RAM. Isa natin yung RAM niya. So, yung RAM niya, oh. Daming alikabok. So try natin buhayin. So power on na. Display, tingnan natin. Mag-display. Ayun, dumisplay na, kabuting ting. So, dumisplay na. Okay, may display na tayo ngayon. So, try naman natin yung isang RAM niya, isang memory. Try naman natin to. So, palitan natin itong isang pagkagoods to. Yung isang neck, isang RAM. Try naman natin itong isa. Tingnan natin kung mabubuhay siya. Power on. Ay, hindi pa nakasaksak. Okay, power on.
siya, no? Naiinggit na lang lagi sa mga taong nililipap tayo. Check natin sa monitor natin. So walang display pag yung isang memory ang nakakabit. Nasa display. Siguro dahil nandito siya sa isang slot. Kasi itong slot na to, gumagana siya dito sa RAM na to. So try natin siya ilipat dito sa slot na to. At tingnan natin kung mabubuhay siya. Ayan, try natin. Kung mabubuhay siya dyan. Wala pa rin siyang display, kabuting-ting. Hindi pa rin tayo nag-display. Try natin balik to. Try natin ikabit itong goods. Kung gagana siya. Kung mabubuhay. So pag ito nakakabit, itong RAM na to hindi siya nag-display. Ayun o, may display. Oh, nag-display siya. Yan. So ano sa palagay niya, kabuting-ting? Alam na. Okay, try natin ulit. Let's try ulit. Balik natin to. Balik natin to isang to. Malinisin lang natin ang maigit. Siya ikabit dito. Okay, power on. Hindi alam kung ilang gig to eh. So, isang to isa 8 gig. 8 gig na DDR4. So, wala pa rin tayong display, kabuting-ting. Hindi pa rin siya nag-display kapag yung
RAM na yan ang nakakabit. Laban tayo na kukuha ng display. Ngayon naman natin ito ikabit dito sa So, try natin itong ikabit dito, sa dulo. So, ganyan lang pag troubleshoot, pag basic troubleshoot mga kabuting-ting. Para malaman nyo kung alin sa dalawang RAM ang may problema. So, meaning ito, na-display yan. So meaning okay to, gumagana tong RAM na yan, oh. Ito yung yan talaga yung working, ito yung hindi. Ito yung hindi. So tingin ko may problema talaga yung isang RAM niya, isang RAM stick niya. Kasi kahit itong isang itong buo, kahit saan ko ilagay gumagana eh. Pero ito, pag nilagay ko rito, hindi siya gumagana. So, gusto ko lang makita kung mag-display siya. So, ito, itong RAM na to, goods to. Kahit saang slot siya ilagay. Ganyan lang po, pag basic troubleshooting. Halimbawa, para malaman nyo, meron kayong dalawang RAM stick. Para malaman nyo dun sa dalawang RAM na yon, isa-isa lang muna ang ikakabit nyo. Nayan nyo muna itong isa. Pag hindi nag-display, try nyo yung isa. Pero same slot lang din. Then, pag gumagana siya dun sa, pag itong isang RAM gumagana, dun sa unang slot na pinaglagyan mo, try mo sa pangalawang slot na ano. Pag gumagana pa rin, ibig sabihin, goods yun. O ngayon, ito, hindi siya gumagana. O, kahit saang slot. Meaning may problema yung RAM stick niya. So tingin ko mga kabuting-ting, ano na to, fix na tayo rito sa issue ng computer ng ano natin, customer natin. Kasi yan o, walang display. Pag tinanggal natin tong yung RAM na yan, so ito yung nagkakos ng no display sa kanya. So basically pag no display, it's either marami kasi yan eh. Pwedeng yung mga basic lang, pwedeng RAM lang, pwedeng video card. Yan. So, try natin. Yan yung gumagana ng RAM eh. Hmm. Yan o, nag-display siya o. So, yun lang mga kabuting-ting. Alam ko na kung anong problema niya. Kita na kaagad natin. Then, sabihin na lang natin kay ano, kay kliyente natin, sa customer natin. By the way, itong ano niya, itong CPU niya, itong desktop niya, ang specs niya is B450M Pro DH, yung motherboard. I'm not sure kung ano yung laman nito, pero malamang pag MSI, ano to. AMD. Okay? So, yun lang mga kabuting-ting. Thank you po sa thanks for watching. And again, kung meron po sa inyong gusto magpa-repair along Metro Manila, andito lang po ako sa Nabotas. Pwede po kayo magpadala sa akin ng inyong mga computer. And then, makikita nyo naman po yung ating doon sa YouTube channel natin. Meron tayo dyang ano. Ay, gumana ng mouse ko. Wait lang, isip ko lang muna. Yan. Sa YouTube channel natin, papakita ko po sa inyo ha.
sa mga gusto po magpagawa, magpa-repair, pwede. Kung along Metro Manila lang po kayo, pwede nyo po ipadala dito sa atin by Lala Move. Then, ito, zoom natin ito ha. Ako makikita kayo. So, nakikita nyo po itong home. Ito yung cursor ko, yung home. Then, ito yung natapat ko nga yung camera. Medyo mahirap eh. Magalap. Sa mga gusto po magpa-repair sa atin, basta Along Metro Manila, pwede po tayong magpadala sa atin sa Lala Move, Grab, or any courier. So, ito po yung ating home video sa community tab natin. Ito, dito sa community tab na yan. Makikita nyo po dyan yung ating Facebook account, Facebook page. So, yung dalawa na yan, any option or any Facebook, pwede po kayo mag-message yan. So, pero mas ano po ako, mas lagi pong naka-open yung Facebook account natin. Kasi pag nag-chat po kayo sa Facebook page, lilipat pa ako sa aking Facebook page account. Minsan hindi kagad ako nakakalipat. So, kung meron po kayong gustong ipagawa, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel or dito sa ating Facebook account. So, nandito lang po ako sa Nabotas. Basta po sagot niyo po ang shipping sa Lala Move or Grab. Then, pag hindi po natin na-fix, hindi ko na po kayo sisingilin. Wala po tayong bayad doon. No fix, no pay. Pero naniningil po ako ng payment kung ako po ang pupunta sa bahay nyo. Pero ayoko po, hindi po ako nag-home service pag malayo dito sa Nabotas. Basta Along Nabotas, nag-home service po ako. So, yun. Then, ina-advise ko naman din po kay customer kung yung computer niya is hindi kaya ng home service dahil board level ang issue. So, meron naman po tayong mga gamit dito. May mga tools tayo rito para ma-repair po natin yung board issue ng computer niya. Kaso, syempre, pag board level, it's a 50-50 chances. Meaning po, yung pong repair natin pagka motherboard, pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay. Ganun po talaga pag board level. So, makikita nyo naman po sa mga repair ko dyan sa YouTube channel ko, hindi naman po lahat yun repair. Hindi naman po yun nare-repaired natin. Yung iba po doon, yung iba po doon hindi nare-repair. Yung iba nare-repair natin. So, yun mga kabuting ting. Again, thank you po sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Again, kung meron po kayong mga katanungan at kaya po nating sagutin with regards to repair, mag-message lang po kayo. Pero kung halimbawa hihingi po kayo ng magpapaguide po kayo sa akin, hindi ko naman po yun mapapromise sa inyo na maigaguide ko kayo lagi. Kasi meron din naman po akong ginagawa dito. So, ayun, kung medyo malapit lang naman po kayo, pwede po kayong pumasyal dito sa akin para ma-ano natin yan, ma-diagnose natin yung computer problem nyo, yung laptop. Pagka-diagnosing naman, pag magpapadiagnose kayo, so, doon naniningil po ako kasi yung ibang mga customer, minsan tech-tumer siya kung tawagin eh, technician customer. So, aalamin lang kung ano yung sira ng computer. So, halos karamihan, ganyan na nangyayari ngayon. Aalamin yung sira ng computer niya, papadiagnose sa technician. Tapos, pag alam niya na kung ano yung sira, siya na lang gagawa. I-YouTube niya yun. So, kaya ako po ngayon is naniningil po ako pag-diagnose. So, pag-usapan na lang natin kung ano yung, kung magkano po yung payment sa diagnosing ko. Mag-ano lang po kayo. Mag-message lang po kayo sa ating Facebook account and Facebook page. So, yun lang mga kabuting ting. Again, thank you po sa inyong lahat and continue to watch po sa ating YouTube channel. Baka po mag-apply pa po ako sa susunod ng mga araw ng another repair natin. Okay? So, maraming salamat mga kabuting ting. God bless po and have a nice day po sa inyong lahat. Bye-bye!